Tinuldukan na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pananahimik sa isyu ng confidential fund ng Department of Education. Ang mga detalye, alamin sa live report ni Henry Uri. Henry. Pinasagda ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pananahimik hinggil sa mga akusasyon sa kanya kaugnay sa isyu ng 500 million confidential fund na request ng Office of the Vice President sa taong 2024. Sa statement na inilabas ng pangalawang pangulo, partikular na pinwentahan ni Vice President Inday, Sena Teresa of Defense at Congressman Franz Castro ng A Teachers Party List, tinawag ng pangalawang pangulo si Ontiveros na isang dramatista o magaling magdrama para lamang mapansin ng publiko, subalit hindi naman ito kayang patunayan illegal ang naging paggamit ng confidential fund ng OBP noong 2022. Ginawa ng Vice President ang ganitong pahayag sa Ontiveros matapos ungkapin ng senador ang 121 million confidential fund ng OBP noong 2022 na nagamit tamang ang sa loob ng 11 na araw. Pagdating naman kay Castro, tinawag nitong sinungaling ang mga mababatas na kasama pa nito sa makabayan block dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon na umunoy illegal din ang paggamit ng confidential fund ng OBP. Pagdiliin pa ni Vice President Sara, nakakahiya ang mga banat ni Ontiveros at makabayan block lalo't wala namang may pakitang ebidensya mga ito para patunayan ang kanilang maruming impormasyon. Naon na rito ay pinaliwanag na rin ng OBP na hindi ilegal ang paggamit ng confidential fund ng kanilang ahensya at handa raw silang ipaliwanag sa Kongreso kung saan nila ginamit ang nasabing pondo. Samantala, kaugnay nito, pinasalamatan naman ng pangalawang pangulo si President Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gilbert Quiroz at Congressman Stella Kimbo ng Marikina sa pagsupport ng mga ito at maging sa approval ng mga ito sa naturang confidential fund. Para sa NBC Network News, ako si Henry Uri, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!